mga kapak, pagdayan sa ito, sa lahat. Sa umaga, December 25, alas 8 ng umaga, at na kami po magsisimba. Maligay-maligay Pasko po mga kapak, mga kautoy. Sana naging mabiyaya at maligayain ng kapaskuhan. Kapaps, kakaiba ang pagdiriwang ng Pasko ngayon na tayo may pandemic. Kung makikita nyo itong dinadaan namin nung araw, nakakaraang pagdiriwang ng Pasko, napakaraming mga bata na naglalakad kasama mga tatay na nila, yung mga kid na mamas ko. Dahil po ang spirit ng ano, pagbibigayan, aginaldo, Filipino tradisyon. Subalit sa araw na ito, kung nyo nga papansin at ating paglilimi-limiin, para pong simpleng araw na ano, wala po yung mga bata na namamasko sa mga ninong. Ngayon, hindi ko kaya dati na makita mo sa kalsada, naglalakad at upot sa mga ninong din nila. So, naging malungkot ang padiriba, pero ikaw nga eh, sana din pa sa tutaon ay mawala na itong bangungot ng pandemic sa ating bansa. Isang nakakapanibago na pagdiriwa ng Kapaskuhan. Pinagbawal po kasi sa mga bata, ang mamasko, saka ng mga ninong at ninang. So, kung nakakita nyo, walang mga bata na kasama kanilang magulang na namamasko sa ninong. Sapagkat ang araw ng Pasko ay araw din ng mga bata at araw ng aginaldo sa ating tradisyong Pilipino. Subal sa araw na ito, sa araw ng Pasko, kaya meron pa ilan siguro na wala akong nakikita ng mga bata. At wala rin nakikita ang kawayan. Wala rin akong nakikita ng mga sasakyan masyado. Dito dahil na medyo matrapik. So, nalangin ko sa Panginoon, mga kapaps, na sa susunod na araw ay mawala na para sa Pasko, makapag-celebrate na tayo. So, pumunta kami sa simbahan at patuloy pa rin po ating pag-iingat. Huwag po tayong nalalabas naman ng face mask, face shield. At maging mabiyaya ang anong kabila ng ating ng pandemic. Maging mabiyaya ang ating Pasko, at maging matiwasay at nagsagaan ng bagong taon sa lahat. So, ayan po, alas 8 ngayon, mag-alas oras sa Pilipinas. Wala pong katakot ang magalang. Hindi katulad po dati, pag ako magsisimula ang Pasko, nakikita mo mga tao na nasa pasad at pupunta sa kanilang mga anak ng pinang. Ayan. Sana salamat po sa inyong pakikis at panunod sa akin channel. Hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please do subscribe. At salamat din po sa mga sumusuporta sa akin, LS. So, hanggang dito lang po mga kapaps at salamat po sa lahat. At mabiyayang Pasko po. Mabiyayang Pasko niya. Thank you, Lord. Ano nito? December 25, 2020. Merry Christmas and a Happy New Year to all. Diyos ay gayon din na anak. Siya ang iingat sa sansinubo sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At kung paano higit na dihamak ang pangalang ibigay ng Diyos sa anak, gayon din, siya ay higit na dihamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kaninuman sa mga anghel, ako ay magiging kanyang ama, at siya ay magiging anak ko. At nang susubuin na ng Diyos ang kanyang buntong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos.
Tumayo na po ang lahat. Sa pinagmulan natin. Mahalaga po talaga para sa akin ang lugar na pinagmulan. Katunayan, isa sa mga pinakaunang ginagawa natin kapag isinisilang ang isang sanggol, eh hindi mo ba inire-rehistro natin ang bata? Ipinatatala natin hindi lamang kanyang pangalan, kung hindi kailan at saan siya naging tao. Ganito-ganito rin po, mga kapatid, sa Diyos. Sa araw na ito, inire-rehistro ng Diyos ang kanyang sarili sa isang lugar at isang panahon. Ano yung lugar? Ang kanyang bayan sa Bethlehem. Anong panahon? Paghahari ni Emperador Augusto na noong gobernador ng Syria ay si Serenio. At kung pag-aaralan po natin ang history, talaga pong merong lugar na Bethlehem. Totoo din pong may tao na buhay na ang pangalan ay Augusto at Serenio. Maging yung mga hindi-Kristyanong manunulat na kasaysayan, nagpapatunay po na ang lugar na ito at ang mga taong nabanggit ay totoo po at hindi po katang-isip lang. Kahapon, kagabi, narinig natin sa Ebanghelyo, naglakbay si Jose kasama ang kanyang mapapangasawang si Maria na noong panahon yun ay kagampan patungong Bethlehem upang doon ay magpatala ayon sa utos ng dayuhang manunuhok. Yun pala, ang dakilang mananakot ng mundo, doon po pala siya maitatala. Subalit siya, ang itinuring na dayuhan ng sarili niyang mga kababayan, sabi sa Ebanghelyo, ni hindi siya tinanggap at nakilala ng kanyang mga kababayan. At tayo po nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong Pasko, ano ba ang turing mo natin kay Jesus? Paano ba natin siya nakikilala? Baka naman po nalilimutan natin na siya ang mayroong kaarawan ngayong araw na ito. Baka naman po sa gitna ng pagsasaya natin kagabi at sa mga darating pang araw, eh nakakalimutan natin anyayahan sa buhay at puso natin ang tunay na may kaarawan. O baka naman tanggap tayo ng tanggap ng kung ano-ano mga regalo, pero wala tayong iniyahan ng regalo para sa tunay na nagdiriwang. Kung kayo po tatanungin, ano po bang ibibigay ninyo ngayon kay Jesus? Kaarawan po niya ngayon. Sabi sa Ebanghelyo ngayon natin, araw na ito, ang walang hanggang salita ng Diyos ay naging tao. Ang maging tao ay laging mapa sa lugar at mapa sa panahon. Ang salita ng Diyos napa sa lugar. Ang salita ng Diyos nasa panahon. Ang Diyos ay naging tao katulad ko ninyo at katulad ko sa lahat ng bagay, maliban lamang po sa paggawa ng kasalanan. Kaya kapaskuhan, mga kapatid, ay pagdiriwang natin ang pagiging tao ng salita ng Diyos sa loob ng mga pangkaraniwang mga hangganan ng isang talampuhay ng isang tao. At sa pagkakataon ito, ang pamagat ng talampuhay na ito
walang iba kundi Jesus. Sabi mo sa Latin, verbo caro factum est et habitabim in nobis. Ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay siya sa gitna natin. Napapag-aaralan po natin yung orihinal na pagkakasulat ng Ebanghelyo ni San Juan sa wikang Griego. Ang ginamit ni Juan doon ay ang salitang may pahiwati. Dati po pag-aaralan itong araw ng Pasko sa amin, yung puno po ang tao ngayon po, konti lang po. Dahil nga po, sa pandemic, ayan. So, konti lang po ang simba. Christmas, salamat po.